I will counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and wine payment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father which is in heaven. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Mag-aadala namin, pray na kapag matindihan namin, Book of Revelation, pray na ang bawat isa po ay magiging attentive at magbibigay galang sa inyong mga salita, Panginoon. Dahil ito po ay napaka-importante, bawat kataga nandito, Panginoon, kahiwatig, salita, we pray na kayo po yung papatawad sa aming pagkukulang, Panginoon, sa lahat ng mga tagumpay, Lord. Ihandaan niyo na po sa time, Lord, nung subukin niyo kami. Kayo po yung magtagumpay at masubok na rin kami at kayo po yung matagpo ang tapat. Kayo pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino yung maingay? Sino yung maingay? Mag-pray. Sino maingay? Wala. Sino maingay? Ha? Hindi ikaw? Sige. Ikaw ata eh. Hindi ikaw. So last week, ay, salamat sa tagumpay na sa mga nagawa natin. Buti na encourage naman kayo, natuwa naman kayo. Masaya yan, sabi nga sa inyo, masaya sa church. Basta basta nag-aalayin tayo kasi pare-pareho tayong inaalam natin, di ba, kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Sabay-sabay tayo doon. Hindi tayo pare-pareho ng level. Sabi ko na nga ba, si Kino yun eh. Nawarningan ka na, di ba? Isa pa. Ba tayo? So, dito ulit tayo sa Revelation. Yan, na-encourage yung iba. So, masaya yan. Pero sa church, kahit sa amin dati, may mga naiiwan. Mga hindi nagtapat, hindi sumusunod, paulit-ulit, sinisita, siniasaway. Tanong nyo sa akin, ano nangyari doon sa mga kabatch namin? Tanongin mo, Kino. Tanongin mo ako. Ano nangyari doon sa mga kabatch nyo, Pastor, na makukulit, matigas ang ulo. Tanungin mo ako, Kino. Tanungin mo ako. Ano nangyari, Pastor? Bilis. Yun, miserable ang buhay. Yun ang nangyari. Kasi pag nasa church ka na, nasabihan ka na, paulit-ulit, diba? Kaya lalo yung mga anak ng pastor, nako, matindi yan. Huwag talagang pinili yung ano, loko-loko. So, nakakaawa. Tapos, mayroon din ako minsan mag-soluining tayo, di ba? Tatanungin mo. Ay, dati po, active ako dyan eh. Ay, ba't wala ka na ngayon? Ayun, hindi niya masabi kung bakit. Kasi alam niya, nakakahiya. Alam niya, alam ko yun. Mga ganun bagay. Mga taong church, yan, informed yan eh. Pero sila yung ano, namumuhay ng sakayhiyan. Minsan, babanat-banat na lang. Wala nang magawa kasi wala eh. Wala nangyari sa buhay nila. Gusto mo yung ganon? Malungkot, malungkot. Pero minsan, ini-encourage din, baka sakali, magbalik loob. Karamihan, hindi na halos makarecover. Kasi nga, nahihiyan na. No? So, hindi ko naman kayo asaraduhan ng pinto, pero baka dumating din sa ganun. Talagang
matigas ang ulo. Buti nga si Miguel eh, mabait na, di ba? Ganun dapat. Lahat tayo, ako po, sa pastor, ikaw ba, mabait ka ba dati? Dati, bata ka pa? Hindi rin po, hindi masyado. Diba? Tinatanong kanina si Pamela eh, mabait ka ba? Sa ano lang? Mukha lang. So, lahat naman tayo, ganun. Amen? Kaya nga, pagbalik ka, baguhin mo na. Yan. So, magiging masaya yung buhay niya sa church. Pag hindi, wala. Mabuhay ang buhay. Diba? Sige. So, yung mga pinag-aaral natin po, maraming nagkakamali dito, hindi na maintindihan. So, take advantage na natin. Amen? Huwag natin aksayin yung panahon natin. So, natapos tayo last week. Ano yung unang apat na churches? Ephesus, Smyrna, Pergamos, tsaka Thyatira, di ba? So ngayon dito sa Sardis naman, ano yung Sardis? Hindi yan nasa lata, ha? Ano yung Sardis? Ano nangyari dyan? Mayaman ba sila? Dati silang matagumpay. Alala nyo yun, they have a name. But thou livest. Ibig sabihin, dati lang sikat yan, Church of Sardis. Ngayon, hindi na natin kilala, di ba? Pero dati silang sikat. Siguro, nagtatrabaho sila, maayos silang church. Pero, sila ay are dead. No? Hindi pa sila patay, ha? Ibig sabihin nito, yung dating pangalan nila na binubuhay nila dati, wala na, hindi na sila kilala sa magiging matinong church. Pero, merong sinabi doon na pag-aralan natin na mga member, yan, na maayos pa rin. So, ganun, kaya ganun ang ating suggestion sa inyo. Kunwari lang, di naman sana mangyari. Pero si pastor naging, ano, yung church naging liberal. So, kung wala naman talaga ibang church, mahal mo yung church, diyan ka natanim, manatili ka lang, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Okay? Ikaw yung mag-ano sa church, kahit kay pastor, i-challenge mo. Ganun dapat. Yun ang sinasabi dito. Sa mga churches na bumabagsak, may natitira pa rin dyan na matino, kailangan nyo, ang sabi sa kanya dyan, sila ay may reward. Ini-encourage sila ng Panginoon na hindi na mawawala yung reward nyo eh. Alam ko yan. So, meron kayong reward. Amen? The church, madalas yun. So, nagkakaingitan ako. Ang dami kong ginagawa. Yung isa kong kapatid dito, wala namang ginagawa. Nagkakasilipan ba? Kahit sa bahay, ganun, di ba? Huwag ka magala kasi ang pagpanginan ng reward, walang pa, ano dyan, walang palakasan. Okay? So, nadaanan natin yung Philadelphia. So, yung Philadelphia, yung pangalawang church na positive, walang negative sa kanila. Una yung Smyrna, di ba? So, sinabi dyan na siya ang nagbubukas, nagsasarado, at wala na makapagbukas, at nagbubukas, at wala makapagsarado. Ibig sabihin na, opportunities. So, ganun tayo, napag-usapan natin last week. So, dito na tayo ngayon sa natapos din natin yung 9, okay? Yung 2-9 tsaka yung 3-9, parehong sa mga Hudyo yan. Masinagong of Satan. Okay, nabanggit din natin yan. Kaya mag-iingat kayo dyan. Galit na galit kay Jesus yan. So, bakit tayo mag-itiwala sa kanila? Tama? So, mag-ingat. Kaya, sabi dito, sa katapusan, itong mga kalaban ng Panginoon, kalaban ng mga tunay na churches, isa sa mga reward niya sa mga tunay na churches, kasi kinakawawa sila ng mga Hudyo. Okay, so kaya sabi ng Panginoon, isa sa mga reward niya, I will make them to come and worship before thy feet. Ibig sabihin, kung maligtas man yung iba sa kanila, hindi na sila makapagmalaki kami, mga Hudyo kami, hindi na sila makapagmalaki. Okay, at yung iba sa kanilang di na maliligtas, kumbaga parang magmamakawa sila sa mga Kristiyano. Yan yung sinasabi dito. Okay? So ngayon, malagaling sila, later, baliktad. Okay? Papakita ng Diyos gano'ng kamahal ng Diyos yung mga Gentile Kristiyano. Dito na tayo ngayon sa next. So sila pa rin, ha? Philadelphia pa rin. Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. So, natapos pa rin pala natin ito. Ibig sabihin lang nito, pag ikaw ay may pasensya, katulad nyo ngayon, nagpapasensya kayo, di ba? Church kayo ng church, tapos yun, di ba, nausolvi natin doon, di naman nagpupunta sa church, ligtas din naman sila. Eh, bakit di sila umatin sa church, di sila naglilingkod?
So, huwag kayong mag-alala. Kasi sinasabi ng Panginoon, meron kayong, sabi dito, dito medyo ang reward nila, protection. Okay? Pag dumating yung temptation na darating sa buong mundo, kayo ang hindi matetempt. Okay? So, maganda ba yung, ano, parang kanina umaga, di ba? Protection from your enemies. So, dito na tayo ngayon. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So, parang parallel yan din sa kanina, di ba? Ah, last time. Yan, oh. So, hold fast and repent. So, may mga bagay na binigay na sa'yo, huwag mo nang iwala. So, magandang application niya para sa atin ngayon. Kunwari, si Ma'am Jamie. Ako. Si Ma'am Jamie, talagang ano na, di ba? Bata pa, ginagamit na siya ng Diyos, di ba? After 10 years, nagyabang. Nag-backslide. Kunwari lang, ha? Anong gagawin, ha? Nagyabang si Ate Jamie niyo. Kunwari, mayaman na. Nagkaroon ng boyfriend na mukha niya, no? Ano ba? Nagyabang na. Kunwari, ano mangyayari sa kanya? So, mawawala yung mga rewards niya. So, pero hindi lahat. So, parang sinasabi ng Panginoon, yung mga may reward, alam mo, may reward ka ba sa mga ginawa mong tama, huwag mo na iwala, di ba? So, katulad, for example, yan niya, nagtapat siya ng ano, hindi ginagalang ngayon si Ma'am Jamie, kasi ilala niyo ba si Ma'am Jamie, yung teacher pa namin dati. Galing yan, di ba? Yung nag-asawa ng unsafe, ay, yan si Ma'am Jamie, ilala niya yan, ako. Walang kwenta eh. Tinuro sa kanya, binasura lang yan, di ba? Sa halip na yung paggalangan doon, ano mangyayari? Hindi napalitan ng kabaliktaran ng paggalang, di ba? Na sayang, di ba? So, so ganun yung isipin niya mga bata. Especially sa ito, mga mga naglilingkod na ng konti, medyo napapagod ng konti, matagaluto natin, di ba? So, yung sa Mother Church, sabi nga sa inyo, sa halip na mapagod kayong magluto, gawin yung exciting, pagaligan kayo, ganun. I-share din kayo ng mga recipe. Sa Mother Church, ganun eh. Kaya masaya yung church, panalo yung church. Kasi, napagalingan doon. Ah, sarap, sarap! Woo! Hindi na nasarapan sa preaching ni pastor, pero sa pagkain, nasarapan. Ha? Amen? So, huwag nyo iwawala, kasi mawawala yan. Yung sinasabi natin lagi, di ba? Lagi sinasabi, naalala nyo. Pwede nyo mawala yung reward. Ligtas ka nga, yung reward mong pinaghirapan mo, nawala. Hindi man lahat, eh, nawala yung iba. Gusto mo yun? Diba? So, pero sabi dyan, hold that which thou hast, take no, that no man, take thy crown. Ano yung sabihin nun? O, nag-aagawan ba tayo ng crown? Hindi yan, I believe, hindi yan sa mga mananampalataya. Okay? Yan sa mga ano yan, mga kalaban natin yan. So, hindi naman ibig sabihin nung mapapunta sa kanila yung crown. Ibig sabihin lang nun nga, pag sinira yung testimony mo, kunwari nga si Jamie, kaya si Alex naman, si Ate Alex nyo, okay, naglingkod ng 10 taon sa Panginoon. Tapos, tinukso lang ng poging-poging, ano, mukha ng bakla, kunwari lang, ha. Mga Koreano, mga uso ngayon, eh. Pogi ba yung mga Koreano? Yung mga bading, eh. Napangit eh. Hindi lahat ah, pero karamihan siguro. So huwag niyong hayaan. Alam niyo ba gustong gusto nila yan? Gustong gusto nila yan. Tingnan mo ah, sayin natin sa Psalms. Okay, tingnan sabi sa Psalms 11. For lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string. Okay? Yung mga loko-loko daw, hinahanda nila yung pamana nila. Kanino sila naka-aim? That they may privily shoot at the upright in heart. Okay? Pag sinabing privily, kunwari. Pag sinabing tago, wala nakakalam. Okay? So, ang target ng mga wicked, sino?
Yung ibang wicked din, target din yun, pareho nung labo-labo naman yun. Pero isa sa mga talagang gusto nilang tirahin, yung mga maayos na Kristiyano. Alam mo ba yun? Ngayon, sa Baybay Saba, sigurado ko may nakatingin na sa inyo dyan. May nangasal na ba sa inyo? May nangasal ba? Wala. Kina Geraldine. Eh, mukhang siga kasi ito eh. Hindi na. May nangasal ba sa inyo? Ito, kasakanin lang. Meron daw eh. Diba? Maliit ka kasi, kaya kinakaya-kaya ka, no? Si ano, na... Ubutahan pala natin si ano, diba? Napangkad? Russell, diba? Kalimutan ko. Ubutahan natin. Okay. So, yan ang ano nila target niya. Kaya dapat mag-iingat tayo. Amen? Ingat tayo. Maganda. Kayo, magkakamag-anak kayo. Mahirap kayong buwagin, diba? Huwag lang kayong, kayo-kayo maglabo-labo. Yun ang mahirap. Diba? So, yan ang gusto nilang mangyari, pero hindi mangyari ang pag andun yung protection ng Diyos sa atin. So, yan. So, that no man take the crown. Gusto nilang, ano yan, nakikita lang, naramdaman nila. Itong mga Kristiyano, parang may sense yung buhay nila. Diba? Maayos yung buhay nila, may direction. Hindi katulad natin, wala tayong pakialam sa mundo, inuman ngayon, bukas eh, bahala na. Diba? Ganun ang buhay ng ano eh, unbeliever. Amen? Amen. So huwag niyong hayaan. Him that overcome it, ito na, may mga pangako ng Panginoon. Will I make a pillar in the temple of my God? Alam yung pillar? Alam yung pillar? Sa panahon natin, poste yan. Sa kanila kasi dati yung poste, nakalabas eh. Pilar, halig, ay halige. Ano yun sa Tagalog? Poste nga. Pwede rin halige. Okay? Kung meron kang pilar sa temple ng Diyos, nasan ka? Siyempre, doon ka rin. Huwag sabihin lang niya, minsan, nagbibiro yun sa mga Kristiyano eh. Kaya pag ikaw doon, nagbibigay sa church, pwede yung ano, kunwari, eh, simento na ginamit dyan, sa akin yan eh. Ganun-ganun pa raw yung iba eh. Gano'n ba simento ngayon? 200 plus na rin ba? Nagbigay ka ng 500, eh, sa akin yan. Walang ano dito, walang agaw dito. Eh. So, anong significance dito pag may pillar ka sa templo ng Diyos? Ibig sabihin may party ka sa gawain ng Diyos. Amen? Maganda yun. Yung iba, may naano lang ako kasi mga mayaman, nag-invest daw sila sa China. Eh, nangako daw yung China, gagawa kami ng mga modern city. Biglaan yun, ang dami lang pera eh. Nagpagawa sila ng mga building, wala pang tao yun. Eh, yung ibang mga ututong Amerikano, nag-invest daw doon, lahat ng ipon niya, binigay doon. No? Kasi pangarap niya, dito na ako, pag nag-retire ako, dito na ako titira. Eh, hindi natuloy yung project. May mga ano, natuloy, kaso, walang... Ano, walang kuryente, hindi ko alam anong kulang doon, pero walang tumira basically kasi siguro kasi ang city naman hindi na nabubuo yan ng isang araw lang. Di ba unti-unti yan eh. Ganun lahat ng mga tirahan, dwelling place ng mga tao. So unti-unti may mag-settle dyan, may mga dyan. So nawala ngayon yung ipon niya, saan niya gagamitin, hindi na siya pwede tumira doon. May bahay siya pero kung nangyari sa'yo doon, mag-isa ka. Ghost town ang nangyari. Okay, kaya pero sa templo ng Diyos, pag sa langit, eh forever tayo din, di ba? Ibig sabihin, may bahagi ka sa gawain ng Diyos. He shall go no more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. So, dami niyang sinabi, no? So, isa-isay natin lahat. So, again, pangako ito ng Diyos, para sa atin, lilingkod sa Kanya. At mga ligtas. Ano yung sabihin ng I will write? Na, ito muna. And he shall go no more out. So, mayroon sinasabi sa gospel, sa dyan nata yun, di ba? He will go in and go out and shall find pasture. Alala niyo yun. Yung sabihin nito, meron kang kalayaan. Okay? Sa langit, pag-aaralin natin ito, Revelation, ang pinaka-modern na modern, yung pinaka-sento ng buong mundo noon, yung New Earth and New Heaven, ito nga, New Jerusalem.
O siguro, ano ba yung pinaka-modern ngayon na city? Sa Pilipinas, kubaw ba? Kubaw. Global city, yan. Yan ang mga ano ngayon, di ba? Lahat ng pinakamagandan doon. Kahit wala kang pera minsan, punta ka doon. Minsan-minsan lang, every one year. Mamangha ka doon kasi wala sa San Mateo noon. Yung SM San Mateo, napakasigip. Pag nakita niyo yung SM Aura, alam niyo ba yun? Ang bira, ang ganda. So yung magiging sentro nun, yung hindi natin pinapromote yan, inahalin tulad lang natin. Pero sa magiging sentro talaga nun, syempre, yung mga matapat kasing mga Hudyo dati, anak, yung Israel, sila yung titira dun. So again, hindi lahat ng Middle Eastern ngayon ha, na Israel, hindi sila. Yung mga nagtapat. Pero tayo, siguro sa Pilipinas tayo, hindi natin alam. Pero okay na rin yun, amen? Basta naglingkod ka sa Diyos, may reward ka sa Panginoon. So ano siya sabi dito, he shall go no more out. Ibig sabihin, hindi ka nakakaiba sa Diyos. Parang ganun. And I will write upon him the name of my God. Ay, susulat lang pala eh. May ibig sabihin po lahat yan. Hindi natin masabing naiintindihan natin lahat. Pero kahit yung iba, kahit ako nung bata ako po, ilan lang yan, nakikita ko kay Alex, ano nakalagay sa ano mo? Nike, di ba? Kay Geraldine naman, friends ba yan? Inabutan mo ba yan? Alam mo ba yung friends? Hindi. Naabutan ko pa yan, pero download yan eh. Tommy yan eh. Pero narinig ko lang sa kanila. Yung mga kaibigan ko may cable. Wala kwenta rin yun. So bakit niya sinusulat-sulat yan? Ano ba yan? Nung bata ako, sinusulat ko sa notebook ko kung ano yung paborito kong ano eh. Mga banda, mga ganun eh. Bakit sinusulat yun? Mga ganun, di ba? Bakit sinusulat yun? Di ba you're proud, di ba? Tulad yan, Nike. Tunay ba yan? Kahit minsan hindi tunay, marami din akong ano. Hindi tunay, di ba? So kasi proud ka eh, di ba? Pero gano'ng ako proud at mapasalamat ka kung pangalan ng Diyos nakasulat sa'yo. Ayun ang maganda, di ba? Naniniwala ako, hindi ka tulad yun ng mga tatak ngayon na nabubura. Amen? So mas gusto natin yung tatak, ang Diyos na nagtatak, pangalan niya ang tinatak. Hindi yung anong gusto yung tatak? Di ba? Wala na kaibang gusto ng tatak. Nasa langit kaya. Hindi ko sinasabing formal na tatak to, ha? Hindi naman na... Siguro, no, ano to? Hologram or something. Hindi. Basta, yun yun. Ibig sabihin, may tataka ng Diyos. Amen? And the name of the city of my God. Yan din, sa US. Pahangaan minsan yan, di ba? I love New York. May mga pride yan. Kasi may kanya-kanyang pride yan. Mga taga New York. Yan yung mga... Magagaling, lahat ng magaling pumupunta dyan eh, hindi naman. Pero marami. Kaya sabihin nila, I love Manila. Ano pa? I love Tokyo, di ba? So kung ano yung city kasi na nire-represent mo, kasi maganda yung city mo, di proud na proud ka, di ba? Anong alam niyo yung city ng maganda? Baguio City. Boracay, yan. Ano pa? Medyo modern naman. Ano yung narinig nyo lang sa iba? Makati. Sa US, madalas yan. Talagang ano sila dyan eh. Los Angeles. Yan. E puro kasalanan doon, di ba? Dahil maging pod ba tayo doon? So dito, yung New Jerusalem para sa mga mananampalataya. Amen? Amen. Kahit hindi tayo doon talaga, kasi hindi tayo Udyo eh. May bisita tayo doon. Di ba? Okay na rin. The shopping lang tayo doon. Which is New Jerusalem, ha? Huh? Sa Fruit of Life. Nakalo ko yun eh. Ano pakinggan nyo? Which is New Jerusalem, which cometh down out of the out of heaven from my God. So ulitin po sa Revelation 20. Okay, so 21. And I will write upon him my new name. Paulit-ulit, di ba? So, sinabi niya kanina, the name of my God, and I will write upon him my new name. So, again, ito yung sinasabi ko kanina na proud tayo dapat kung tayo ay
Kristiyano, amen. Totoong Kristiyano, ligtas. Amen. Hindi katulad ng iba na ano, wala lang. Social club. Ligtas ka na ba, Flame? Hindi pa? Si Jack Kenneth? Hindi pa? Si Vince? Hindi pa? Si Joshua? Ligtas ka na ba? Ha? Si Flame? Si Rain pala? Masyaban niyo itong mga to, ha? Christina? Masyaban naman si Christina? Ako. Hindi pa? Hindi na lang yung ligtas. Yun nga, save nga. Save na ba si Christine? Save. Ayan. Save na ba kayo? So, paano kayo na-save? Yung tagapagligtas yun, yun yung proud na proud kayo, amen? Amen. So, ginagamit ko yung word na proud. Ayan kasi ang term natin. Sabihin ko lang, you glory in the name of Jesus, amen? Amen. So, yun. So, gusto nyo ba yun? Hindi na Nike ang inaano nyo, Nike. Eh, yung may-ari daw ng Nike, bading daw yun eh. Pero maganda kasi yung mga sapatos nila, kahit kami, maraming Nike eh. Pero kung may chance lang ako eh, ayoko nyo. Hindi yan. Yung talaga pagpangalan ng Panginoon, tatak. Anong tatak ng mga sapatos natin kaya sa langit, no? Mawawala na tayo sapatos. Umilipad na tayo eh. Ganyan. 13, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ano ibig sabihin ulit yan? Diyan na. Ba't paulit-ulit yan? Wala bang mga tingat na pangkausap niya? Ba't paulit-ulit yung sinasabing, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Natapyas doon yung mga tingat nito. Ayan, nagbibingi-bingi yan. Kahit sa church, diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Andito ka na, makinig ka na. Eh, kitang-kita ko kayo lahat, isang ganyan ko lang eh. Kaya sabi ni Pastor, naalala ko yun eh. Sabi niya, minsan isang tingin ko lang sa inyo, alam ko siya pagpapalain dito eh. Ang pupeta, no? Pero kasi iba, di nakikinig, di naman aaten. Aaten, asaw pa. Offended pa. Anong pupapalain yun? Walang natututunan yung ganun tao. Bandang huli, galit pa sa hindi niya dapat kagalitan. Pahangit, amen? Kaya makinig. Okay, bakit sinasabing siyang may tenga? Meron na tao walang tenga, yun nga kasi hindi nakikinig. O baka hindi ligtas. Sa church kasi hindi nga ligtas lahat, dapat ligtas lahat sa church. Pero yung iba, hindi. Minsan, na ano lang, ano daw gagawin? O basta amen ka lang. Sino daw ligtas? O, ay, baptize ka daw. Sige, baptize. Oh, masaya eh. Lulubog sa tubig eh. Di, sama na rin ako. Minsan may nakakalusot. Ewan ko. Kaya, sino yung may tenga? Ibig sabihin, sino yung nakakarinig? Sino yung mga ligtas? At saka yung talagang sa mga ligtas, yung mga gustong magtapat, yung gusto niya full reward, hindi ka may iwanan. Kung may sinabi sa pastor, naintindihan mo agad yun. Amen! Ano sinabi? Hindi mo alam kasi hindi mo inatinan yung ibang ano, service eh. Hindi mo alam. Amen? Amen. So makinig. Yun lang yun. So may question ba kayo sa Philadelphia? Philadelphia, wala na. But may state na Philadelphia. No? Ayan, ginaya nila yan. Sabi sa inyo yung mga US dati, mga ano yan eh. Mga karamihan dyan, heavy Christian influence. Hindi lahat, pero sobra. Oh, Philadelphia is brotherly love. Phila. Yung ba yan? Phileo. Philly. Alam ko, Philly's friend eh. Philly. Ah, love pala. May tama, friendly love yun. Ah, dito na tayo sa Laodicea. May Laodicean. Unto the angel, last na po ito. Last na.
And unto the angels, sino angel? Stephen, sino angel? Sa mga churches. Angel? Oh. See? Sino? Sinusulat daw kasi sa angel sa church. Nang Laodicean. Sino yung angel? Christians? Sino yung messenger? Yeah, malamang yung tinutukoy dyan, pastor. Malamang, ha? Handaan nyo yun. So, iba kasi yung hindi ako anghel na may pakpak, ha? Nabanggit ko last time ulit sa inyo, hindi yan, ano, hindi lahat ng angel is may pakpak. Okay? Hindi angelic being. Iba dyan, tao lang. Okay? Iba tao, iba talaga angelic being. So, iba-iba. Basta messenger, ha, masipad. Yan ang angel. So, kasi pag yung pastor maayos, yung church, susunod dyan eh. Okay? Ngayon, this thing said the amen. Ano yung sabihin nun? Nagsalita yung amen. Diba? Ano ba? This thing said the amen. At siya daw yung the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sino yun? Alex. Sino yung amen? Sino yung faithful witness? Sino yung kanina pa natin pinag-usapan dati, diba? Sino yung may flame of fire sa kanyang bibig? Jesus. Sino yung may feet of brass? Jesus. Yung may head of wool? Jesus. O, dito. Mag-iiba pa ba yun? Siya rin yun, okay? So, pero tinapansin ninyo, ang tawag sa kanya, amen. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin ng amen? Agree, so be it. Ano pa yung sabihin nun? That's right. Correct. Yes. Amen. Ganun po yun. So bakit? Ba't naging pangalan yung amen? Kasi nga, ang Panginoon, wala kang masasabing mali sa kanya. Pag sinabi niya yun, pag ginawa niya yun, diba? Ba't ka nag-preach ng ano, matindi? Ginawa ni Jesus yun eh. Ah, sige. Tapos ang usapan. Diba? Ganun si Jesus eh. So, kaya tinawag din siyang amen. Ibig sabihin, talagang siya na nga. Sa ibang Tagalog, ganun amen, di ba? Siya nawa. Ganun na nga. So, be it. So, yan, tandaan nyo yan, ha? Ang tawag sa kanya, amen. Tawag sa kanya, faithful. Bakit siya faithful? Matapat. Hindi siya po nagsisinungaling. Pag nangako siya, gagawin niya. Ganyan si Jesus. Amen? Kapag may nagbabasa kayo ng Bible, tapat ang Diyos, gagawin niya to. Ano yung true witness? Ano yung witness? Diba, pag sa witness stand, sinasabi niya kung ano yung talagang nakita niya, nasaksihan niya. Okay? So, ganun si Jesus kasi sinabi lang naman sa kanyang ama, kanyang gagawin. Okay? Do, alam niya rin yun. So, sinasabi niya kung ano yung totoo. Kapag nagbabasa kayo ng Bible, sinabi ni Jesus, yun na yun, huwag ka na magduda pa. Eh, parang hindi. Intindihin mo rin. Pero sigurado ka, totoo yun, di siya mag-isinungaling, di siya magkakamali. Amen? The beginning of the creation of God, ito yung problema ng iba. Ano ba si Jesus? Create ba siya? O... ha? Okay, ito muna, creation pala si Jesus eh. Alam ko ba, is from the beginning. Medyo konting grammar tayo, okay? Hindi sinabing, he is the beginning. Hindi siya yung unang created. Sinabi lang, beginning of the creation. So, sino ba ang beginning? Ang Diyos. In the beginning was God. Saka siya nag-create. O, the beginning of creation. Diba? Hindi siya yung, hindi siya creation. Diba? May creation ng Diyos, eh Diyos din siya. Siya yung una. Hindi siya create. Okay? Siya yung, actually, pag tinignan nyo lang ito ng ganito, parang pwede nga. Pero pwede rin hindi. So, anong gagawin natin sa mga statements na ganun? Kumpara mo sa ibang statements sa Bible. Amen? Kaya natin naiintindihan na si Jesus ay hindi create kasi nga, siya ay kasama na ng Diyos ang panimula. Paano mong i-create yun? Kailan siya create? Hindi. Hindi na siya create. Amen? Kunting ano lang yan. Hindi yan mahirap intindihin. I know thy works. So, parang sa kanin sa ibang churches din. Anong church na tayo?
Irene, tapos na tayo sa Philadelphia. Katatapos lang natin. Yung ano na, last is Laodicea. Ito na yung ano niya, tandaan nyo. I know thy works and thou that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Sa Tagalog, alam ko mga ginagawa nyo. Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Sino umiinom ng kape dito, mga bata? Uminom ka kape? Mainit, malamig. Ako dati nung bata ako, malamig, gusto ko. Anong gusto nyo? Mainit o malamig? Mainit! Sino gusto mainit? Sino gusto ng malamig? Okay. E paano pag hindi mainit, hindi malamig? Gusto nyo ba yun? Sino gusto nun? Wala, di ba? Kasi masarap ang kape kung mainit. Umaga, di ba? Masarap din yan pag relax. Parang ano, mga flop, di ba? Milo. Gusto mo yung Milo na ano? Kanina pa nandyan? Lumamig na lang na hindi mailamig, hindi mainit. Ngayon, gutom ko na, talo-talo na yun. Alam ko yun, pero hindi mo gusto yun, di ba? Masabi ng Panginoon, I would thou wert cold or hot. Gusto ko, obviously, paglilingkod sa Diyos, ang gusto niya, mainit tayo. Ibig sabihin nun, masipag, di ba? Pag-preacher ka, talagang paniniwalaan kasi, nainiwala kasi nasabi mo eh. Kung hindi ka niniwala, di parang ewan. Di ba nakakita na ba yung ganong preacher? Hindi siya sigurado. Pag umatay natin kayo sa mga CCM, ganyan. Ganun-ganun lagi yun eh. Kukuhain ka lang sa ano, pero laging siguro ganyan ang Panginoon. Siguro. Alam ko yan. Maaring ganito rin eh. Paulit-ulit, ganun yung mga kataga nila. Kaya pag alis mo, hindi ka na-bless sa katotohanan na ano ka lang nila. Ang pagpapogi nila, dun sila mga makukuha, pasosyal. Kaya babalik ka ulit doon kasi ganun ka rin. Kung hindi ka ganun, huwag ka doon. Amen? So sa paglilingkod, ibig sabihin na mainit. Ano yan? Mainit. Ibig sabihin na masipag, masigasig. Kaya ano naman yung cold? Malamig. Hindi yung umikilos. Eh, ba't gusto ng Diyos malamig? Ganito yan. Parang ako nga. Kanina, nag-usap ko si Ate Banning. Di pa rin nasave eh. Ganito, pinag-usapan namin mga reprobate. Sabi ko, anong ibig sabihin sa Romans 1 ang Diyos pinabayaan na yung mga bakla sa kanilang kalokohan? Anong sabihin nun? Diba kahit itong mga anak ko, minsan alam nila yan eh. Pag ayaw mag-aral, minsan nakakaasar eh, diba? Di nagtatrabaho ako sa taas. Kala ko nag-aaral yung mga masipag kong anak. Nag-aaral. Sipag pagbaba ako dito kung ano-ano ginagawa. Ano sinasabi ko madalas? Huwag na nga lang kayong mag-aaral. Diba? Kung ayaw nyo magsigasig mag-aral, huwag na kayong mag-aral. Mas gusto ko yun. Pero actually, ano lang yun, parang... Para, ano yan? Ma-push or parang exaggerate in the accident. Yan yung reverse psychology, di ba? Kasi nakakasal. Pero inaway, tama rin naman. Kaysa nagbabayad ka, magulang ka, bayad ka ng bayad, ayaw mag-aral. Hindi, huwag ka na lang mag-aral. At least, di ako nagbayad. Di ba? Tumambay ka na lang dyan, mag-aral ka na lang mag-ano. Halo na simento. Wala. At least, kahit ako ano, at least di ka nag-aaral, di ba? So, pero nakakasal sa Panginoon yung hindi malamig, hindi rin mainit. Hindi matansya, hindi matimpla. Sabi sa ating mga Pilipino, di ba, ganyan term natin. Ang hirap ng timplahin, hindi ka matansya. Ang kape, malamig yan o mainit. Di ba? Ang kanin, ganun din. Masarap yung mainit. Yung malamig, pag wala talaga, yan na. Eh, paano yung mga ano, naiwan sa labas kunwari? Panis na yun. Naitindihan nyo ba? Ang gusto ng Diyos kasi masigasig tayo, tapos, ganyan ka lang. Church? Kasi, tingnan ko, subukan ko. Oh, ba't di ka ng church? Oo, naman. Ang ganun. O sige, gusto all winning tayo ngayon, ha? O, nakaisa na ako, okay na yun. Ngayon, okay yung tag talagang inaano mo, di ba? Inaayos mo, pero
Pag maglilingkod ka, maayos. Amen? Ganun lang sinasabi ko. May kinig na rin lang kayo, ayusin niyo yung pakikinig niyo, di ba? Nga pasal yan, maniwala kayo. Yung urong sulong, ano ba? Gusto mo ba rin sa kumpanyan to? Mag-resign ka na lang. Di ba ganun yun eh? Hindi mo ginagawa yung maayos, mag-resign ka na lang. Di ba? Ganun din sa mga, ano, lovers, di ba? Mahal mo ba ako? Hindi! Bira ka naman eh. Di ba, mas gusto mo, sige, umalis ka na lang, hindi mo mahal, mga ganyan, di ba? Huwag sa mag-asawa. Pag ano pa lang, yung mga ano pa lang. Doon, hindi maganda yon. So, hindi ko na ma-illustrate eh. Kasi ganun yan. Kaya sabi niya dito, so then, because thou art lukewarm, ayun yung ibang tawag dun sa neither cold nor hot. Sinabing lukewarm. Hindi magandang inumin, di ba? And neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Sa Tagalog, isusuka kita or idudura kita. Gusto mo ba yun? Ikaw yung kurat, ikaw yung pitcher mo, ikaw yung ano, juice. Ano pong masarap na juice ngayon? Hindi, brand A, brand B, brand C. Brand A. Brand B. Brand C. Kung ikaw yung gumawa na, matutuwa ka. Ibig sabihin, hindi lang, hindi masarap. Hindi na nga hindi masarap, nakakasuka. So, hindi natin gustong ganun. Amen? Hindi natin gusto maging ganun. Kinakahiya ka ng Panginoon. So, ganun si Laodicean Church. Ito yung mga sinasabi sa kanila. Paano natin maintindihan? Kasi, bakit ganun ng Panginoon? Ba't di na lang tanggapin, di ba? Diba, ganun eh. Masama naman ng Diyos, di tinanggap. Para kang sikain eh. Ang Diyos, hindi pwedeng pilitin ng Diyos. Itong offering ko, Lord, ayoko niyan. Tanggapin mo to. Hindi ganun ha. Alamin mo kung anong katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Saka may offer. Ngayon, malalaman natin ano ba pinaggagawa nitong Laodicean Church na to. Tingnan natin. Because thou sayest I am rich. Sinasabi nila, rich sila. Masama ba yun? Eh, paano kung mayaman talaga? Mga ganyan eh. Kilala nyo si... actually, marami nito. Pero ang paborito ko lang kasi na-document siya yung isang babaeng pastora. Obviously, kulto to. Pero alam nyo, sabi niya, nagpapanggap na kristyano to, ha? Sabi ba naman niya? Nag-preach, tele-evangelist eh. Joyce Myers, kilala nyo ba yun? Dami niyang ginto. Eh, may nakapuna daw sa kanya. Sabi niya, pag hindi ka natutuwa, dahil ako'y pinagpala ng Diyos, you're not right with God. Parang sinasabi niya gano'n. Tama ba yung una, mali yung pastora. Pangalawa, mga preacher dapat di mayaman. Alam niyo ba yun? Iba yung mayamang meron lang, ha? Kaya sabi ng Panginoon, tingin nila sa sarili nila, kaya nila sinasabi mayaman sila. Kasi sabi dyan, increase with goods. Ano yung goods? Maraming bagay, stuff. Pera, gamit. And have nothing. Gaano kayaman to? Hindi kumakain. Hindi kumakain niya. Pero ibig sabihin, hindi niya iniisip kung ano pakakainin niya. Kasi dyan eh. Automatic na yun. Kung nanonood kayo ng mga social-social na show, pinag-uusapan nila dyan kung hindi niya pinag-usapan kung meron na walang pagkain. Ang inag-uusapan nila, gawa saan yan, di ba? Gano'ng kasarap yan. Ganun yan mga yan. Yayabang yan. Walang pakialam yan. Wala na silang kailangan. So, ibig sabihin nito, minsan kahit sa mga Kristiyano, pag pinagpala ng Diyos, nagiging mayabang. Ngayon kanina umaga rin. Message natin eh. And knowest not that thou art wretched. Ano yung wretched? Wretched. Wretched. Wala akong maisip na yun. Kabaliktaran lang po yun na sa taas. Okay? Yung I am rich, ang kabaliktaran niya, wretched, ibig sabihin ito, parang dukhang-dukha or walang-wala. Kawawa. So, ang tingin nila sa sarili nila, mayaman sila. Ang tingin ng Diyos sa kanila, sabi sa dyan, hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam kayo ay wretched. Kala nyo lang mayaman kayo, isang ganun ko lang yan, wala na yan. Di ba, may mga nagkasakit?
Ang dami ko savings. Saan ka magbabakasyon, nagkasakit? Nasaan na yung savings mo? Ayun, nakakidoktong na. And miserable and poor. Ayun po yun, ayun. Pag pinagsama-sama mo yung wretched, miserable and poor, ayun yung kabaliktaran ng increase with goods, need of nothing, rich. Eh bakit sabi dyan, and blind and naked? Eh ba't nasama pati yung blind? Kasi nga, kasi sabi yan, knowest not, di ba? Yung minsan yung ating pangunawa, yan ay ina-associate natin sa nakita mo ba? Nakita mo ba? Di ba? Do you see? Pag tinanong kayong ganyan, nakita nyo ba? Ibig sabihin na, naintindihan nyo ba? Madalas yan, English o Tagalog, gano'n yan. So kasi nga, hindi nila nakita na sila, sa tingin pala ng Diyos, sila ay miserable at mahirap. Kasi, bakit? Eh, mayaman nga, hindi ko maintindihan, Pastor. Mayaman sila na mahirap, pwede ba yun? Pwede ba yun? Mayaman na mahirap? Eh, yun ang sabi. Chelsea, paano nangyari yun? Rachel. Pwede ba yung mayaman sila, akala nila mayaman sila, mahirap pala sila. Pwede yun, nga sabi. Ibig sabihin niya, mga kapatid, ganito yan. Pag puro ka ipon ng ipon sa lupa, laki ng bahay mo, tatlo pa, no? Yung isa pinamigay mo pa, sampu yung kotse mo, yung lima, binigay mo lang. Yabang mo nun, di ba? Kasi di ka pala naglilingkod sa Diyos, mamatay ka rin. Sabihin natin, ligtas ka. Kung ligtas ka man, ano may word mo sa langit? Kung ganun ka nabuhay dito. Diyan na. Malamang. Kasi dito ka na, binuhos mo lahat dito eh. Ibig sabihin na, sa paglilingkod sa Diyos, madalas sa hindi, wala ka nun. Kasi kaya ka nga umaman sa lupa, dito ka nag-ipon, dito ka nagsipag, dito ka nag-ipon. Dito ka nagtagal, nagsikap para sa lupa lang. Kaya ang tingin nila sa sarili nila, mayaman sila, ang Diyos, hoy, wala ka pang ipon sa langit. Ano mangyayari sa'yo? And naked. Ano naked? Mayaman, hubad. Alam niyo ba yung pag mayaman ka, marami kang pambili, di ba? E paano naging hubad sila? O, dyan na mapasok ulit yung mga malalaswa, di ba? Sabi nung kahit ako minsan, waitingin din ako sa mga anong babae. Kapirasong tela, mahal. Anong binabayaran nila dito? Yung tatak yun, brand. Bench. Mga ganyan eh. Ganda pa, bench. Galing lang mang bola niyan eh. Pen shop. Kapirasong tela, mahal. So kaya, ang sinasabi ng Diyos dito na naked sila, yun nga, either malaswa sila, pinapakita nila laman nila, pagkita yung laman mo, ano ka? E di hubad ka rin, di ba? Tandaan niyo mga ladies ha, ang definition ng nakedness sa Bible, dito, pag nakikita na yung tuhod nyo, from feet hanggang dito, loins. Kaya takpan lagi yan, lagi. Amen? Eh, mga babae naman lang mahilig magpakita eh. Diba? So, yun yun. Kaya pag nakakita kayo sa kung saan man, kayong humanga doon, eh, sexy naman yan. Hindi, hubad yan sa harap ng Diyos. Kadiri yan. Sino yung naghuhubad sa, dito, sa alsada? Maritino ba yung naghuhubad sa alsada? Mga loko-loko, diba? Ganun yung mga yan eh. Ba't ba pakita yan? Ano nun? Diba? Walang sense. Pero ganun sila kasi nga, blind, nabulag na sila ng kamunduan. Amen? May question ba kayo? Pagod na ako eh. Tapusin ko na dito, balikan na lang natin sa susunod na kabanata. Next Sunday. Ay, hindi pala, next Sunday na. Kasi may program tayo sa hapon. Okay, dito rin ba kayo next Sunday?
May tagapalakpak yung mga bata. Mga kapatid nyo, pinsan nyo. Pinaghirapan nila yun. Encourage natin sila, ha? Huwag yung asarin, ha? Ay, mukha naman kayo. May paspageti daw si... Okay, sige po. Let's pray. Stephen, pakanta ka, ha? Okay, let's pray. Paano, maraming salamat sa napakaraming aral dito na napanahon din sa Revelation. Nasabi na iba, mahirap intindihan, but actually napakadali. Kung alam namin at least ang basic na inyong kalooban, inyong salita, dito po ito dinidescribe. Nawa, ang bawat kataga dito, Lord, salita ay apply namin, kaya at least maaral, palain yung bawat isa ng susunod especially. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen.